Bago tayo magpatuloy sa instrumental, tutugtugin ko muna sa inyo yung second chorus para mapagtagpi nyo siya doon. Pagkatapos ng plucking pattern natin sa chord ng C, papasok ngayon yung chord na G. Tapos, balik tayo sa chord na C. Strum down natin ito. Okay. Pagkatapos ng strum down sa C, may papasok na fill-in ulit. Ganito siya. So kung mapapansin nyo kanina, naka-shape ng C yung ginawa ko sa fill-in. Pero tatanggalin ko muna yan para makita nyo kung anong mga strings yung kakalabitin ninyo. Unang string na kakalabitin natin ay itong ikatlong string. Okay. Open string yan, pero mag-hammer on tayo dito sa ikalawang fret. Okay. Tapos, itong index finger natin ay ilalagay natin dito sa ikalawang string, unang fret. Pagkatapos, ito namang pinky finger natin ay ilalagay natin sa ikalawang string, ikatlong fret. Gamit pa rin ang pinky finger natin, ilapat natin ito sa unang string, ikatlong fret, at i-pluck. Saka natin ito tanggalin. So, ulitin natin lahat. Korte natin yung daliri natin sa shape ng C. Saka natin gawin yung fill-in. Pasok yung fill-in. Ulitin natin sa plucking pattern ng C, G, strum down sa C, fill in. So dito sa instrumental, papasok yung chords ng G, A minor, F, E minor, F, tapos balik sa G. Bali, lalaruin lang natin yung mga chords na nabanggit. At kung mapapansin nyo, mabilis yung transition sa bawat chords, kaya tutugtugin natin ito ng mabagal muna. Simulan natin sa G. Ang tanging daliri lang na nakalapat dito ay ang ating ring finger dito sa ikatlong fret, ika-anim na string. A minor, F, E minor agad. Balik sa F, tapos G. Yung huling G, dalawang daliri na yung nakalapat dito sa hinlalato natin at itong palasinsingan. Okay, ulitin natin. G, A minor, F,
E minor, F ulit, tapos G. Pagtagpiin natin ngayon yung plucking pattern mula dun sa chord na C sa second chorus, papasok yung fill-in, tapos yung instrumental. G, strum down sa C, pasok yung fill-in, pasok yung instrumental, G muna, A minor, F, E minor, F ulit, pagkatapos G. Tapos, balik tayo sa C na may strum down. Fill in. Balik ulit sa G. A minor. F. E minor. F. Tapos G. So kapag tinugtog natin yun sa regular na bilis, ganito siya. So, pagkatapos ng instrumental, papasok na yung bridge. Hahatiin natin sa dalawang bahagi itong bridge. At ganito yung plucking pattern sa unang bahagi. Chords na gagamitin natin ay A minor, E minor, F, G, C. Unahin natin sa chord na A minor. Una nating kalabitin itong ikalimang string, which is open string. Pagkatapos, ito namang ikalawang string. Dito sa ikalawang string, mag-hammer on tayo sa unang fret. Pagkatapos ng hammer on, slap sa taas. Saka natin pagsabayin, nakalabitin itong ikalawang string at ikalima. Lagay natin ngayon yung pinky finger natin dito sa ikalawang string, ikatlong fret. Tapos, islap sa taas. Ulitin natin lahat yun. Next chord natin ay E minor. Ang magiging bass note natin sa chord na ito ay itong ika-anim na string, which is open string. Sabay natin kakalabitin ito dito sa ikalawang string, ikatlong fret. Pagkatapos nating kalabitin ito ng sabay, slide up tayo dito sa ikalimang fret.
Slide up natin ulit dito sa ika-anim na fret. Slap sa taas. Balik tayo ngayon dito sa ikatlong fret. Tapos ilagay natin itong index finger natin sa unang fret. Slap sa taas. So ulitin natin yung slide up. Pagtagpiin natin ngayon yung plucking pattern sa chord ng A minor at E minor. A minor muna. E minor. Slide up tayo. Isang beses pa. Ang next chord naman natin ngayon ay F, G, tsaka C. Bali, mabilis yung transition ng plucking pattern sa tatlong chords na ito. So, simulan natin sa F. Kalabit sa taas. Tapos, kalabitin nyo itong katlo at ikalawang string. Slap. Susunod naman ang chord na G. Dalawang kalabit sa taas. Saka nyo ilagay itong index finger nyo sa unang fret, ikalawang string. Slap. Ang huling chord ay C. Bali, pagsasabayin ninyong kalabitin itong ikalima, ikaapat at saka ikatlong string. So, ulitin natin sa chord na F, G, C. Pagkatapos nyong kalabitin itong tatlong strings, kalabitin nyo naman itong kaapat at ikatlo. Slap. Kalabit ulit doon sa tatlong strings. Saka tayo gagawa ng fill-in na ganon. So, dito sa ikatlong fret ng ikalimang string, ikalawang fret, open string. Ulitin natin yung plucking pattern sa C. Fill-in. Ulitin natin yung plucking pattern ngayon mula sa chord ng F, G, C, fill in. Bali, yun yung unang bahagi ng bridge. So ulitin nating tugtugin ngayon mula sa plucking pattern ng A minor. E minor, slide up. F. G. C. Fill in. Dumako naman tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng bridge. Chords na gagamitin natin ay A minor, E minor, F, G, tapos A. Yan.
Sa plucking pattern ng A minor, parehas lang siya dun sa first part. So, ganun pa rin yun. Mag-iiba lang dito sa chord ng E minor. So, ganito yung plucking pattern sa chord ng E minor. So, ang base note natin sa chord na ito ay itong ika-anim na string. Ilapat natin ngayon itong pinky finger natin dito sa ikatlong fret, unang string. Saka tayo mag-slide up dito sa ikalimang fret. Saka natin ibalik ito sa ikatlong fret. Slap sa taas. Kalabitin natin itong ika-anim na string. Ilagay natin itong pinky finger natin dito sa ikalawang string, ikatlong fret. Sabay nating ulit kalabitin itong ika-anim at ikalawang string. Ilagay natin ngayon itong index finger natin sa unang fret ng ikalawang string. Sabay slap sa taas. Sabay kalabit nitong ika-anim na string. So, ulitin natin lahat yun. Pagtagpiin natin ngayon yung plucking pattern sa A minor at E minor. So, A minor muna. E minor. Next chord natin ay F. So, ganito yung plucking pattern sa chord ng F. Ilapat natin ngayon itong index finger natin dito sa ika-anim na string, unang fret. Sabay nating kakalabitin ito dito sa unang string, which is open string. Ilagay natin ngayon itong pinky finger natin dito sa ikatlong fret. Slap sa taas. Saka natin ilagay itong hinlalato natin dito sa ikalawang string. Saka natin ilagay itong hinlalato natin dito sa ikalawang string, unang fret. Sabay natin yung kakalabitin dito sa bass note natin. So, bali dalawang beses na kalabit ito. Tapos, kalabit dito sa ikalawang string. Slap sa taas. Okay, so ulitin natin yung plucking pattern sa chord ng F. Ulitin nating tugtugin ngayon sa chord ng A minor. E minor. F. Next chord natin ay G. Ganito yung plucking pattern. So, ilagay natin itong hinlalato natin dito sa ikatlong fret, ika-anim na string, at itong ring finger natin dito sa ikalawang string, ikatlong fret. Sabay natin kalabitin itong dalawa. Kalabit dito sa baba. Slap sa taas.
Sabay ulit sila. Kalabit ulit sa baba. Slap sa taas. Sabay kalabit dito sa kaanim na string. So, ulitin natin ng mas mabagal yun. Sa parehas na shape, i-move lang natin hanggang dito sa ikalimang fret etong chord na ito para maging A. Okay, so balik tayo sa G. Slide. Ulitin nating tugtugin yung buong bridge. Simulan natin sa unang bahagi. A minor. E minor. F. G. C. Fill in. Second part ng bridge, A minor ulit. E minor. F. G.